Kurma siya hard, no? Kurma siya hard, choy, oh. Kurma siya hard. Ayun. Magandang araw mga katiits, this is JMD Kumpas ni Kuding. Tatalakayin natin ngayon sa ating episode na pinamagatang Nearby 3 Treasure Marker. Okay mga katiits, panibagong lugar, panibagong sign, symbol, markers na naman ang ating babasahin sa araw na ito na kung saan ay pinasa lang din sa atin ng ating kasamahan na Treasure Hunter. Bago natin umpisahan ang lahat, sana huwag kalimutan mag-subscribe dito sa YouTube channel ko. Maraming salamat po. At ang GMD Kumpas channel ay nag-Facebook na rin po. Mag-follow na lang po kayo dito. Marami pong salamat. Okay mga katids, ito ang mga given markers na nakalagay dito sa isang bato. Ito ay may hugis paa na marker at nilagay dito sa ibaba. At dito naman sa ibaba ay makikita natin itong dalawang hole na nakaukit. So napaka-detalyado itong binigay na markers na nakaukit dito sa bato mga katids. Okay, doon naman tayo sa kabilang side. Itong mahabang engrave na ito, ito ay directional din papunta doon sa may bilog na bato. Mayroon tayo makikita doon sa unahan na may parang bilog na bato. Yung portion na yan ay isa rin yung perspective spot natin para dito sa isang malaking markers na nakaukit dito sa isang bato. So dito naman tayo sa kabilang side mga katids. So dito may makikita tayong nakaukit na hole sa ibabaw sa itong center na hole na kung saan ay ginawa itong stock hole ng tubig. Ang flow drop direction naman ng tubig pag napuno ito ay dito lang din siya babagsak mga katigits. At dito naman sa katabing batong ito ay makikita natin dito sa baba ang isang bato na may patulis ang hugis na nagpapahiwatig ng isang arrowhead. Kapansin-pansin din dito, sir, na mayroon itong edges na naka-triangle. Dito pa lang na portion ay mayroon na tayong idea na malapit lang dito ang isang spot. Kaya makikita natin dito sa malaking batong ito na mayroon itong parang hugis paa na naka-engrave at may directional target ito papunta sa baba. At ang pagkalagay naman ng marker na ito ay naka-slope. Kaya dito sa malaking bato na ito at sa kanyang countersign ay nangangahulugan iisa lang ang kanilang pinupuntirian na spot. Ang gagawin lang natin dito sir ay subukan natin i-trench dito banda para mapatunayan natin na legit marker itong nasa ibabaw. Kailangan natin i-check ang mga hidden markers sa ilalim kung mayroon itong kakaibang hugis ng bato na nagpapahiwatig ng sentro ng hukay. Kinakailangan din na sundan yung mga direksyon nito kung mayroon tayong makukuha ang mga markers sa ilalim. So napakaganda ang area na ipinapakita mo dito sir, lalo pat mayroon itong Y symbol ng river at saka creek. So ito yung flow direction ng river at dito naman banda ay ito yung flow direction ng creek. So dito na portion sa interside na ito ay malaking chance sa itong magkaroon ng mga pattern sa isang site. Okay, proceed tayo sa unahan. Check natin kung meron pa tayong makikita mga markers. Ano yung kahoy na tapok? Ga-hirig? Ay. Okay, dito sa portion na ito, sir, ay meron akong nakitang hugis triangle. So, ang direction nito ay papunta doon sa may malaking kahoy.
isang napakagandang marker yung nakikita natin ditong old tree. Kinakailangan dito na ma-orient ito ng kumpas ang target nito para makuha ang alignment ng prospective spot. At dito sa kabilang side naman ay meron din itong arrow na patulis. So meron din itong target sa unahan. Kaya kailangan din natin itong ikumpas para makuha ang alignment nito. Sa palagay ko ay nasa unahan pa ang target nito dahil dito sa patulis niya ay nasa taas ang direksyon. Dito sa kabilang side na arrow ay pasilup ang direksyon. Sa palagay ko ay malapit lang ang target nito dahil dito sa kanyang matulis na dulo ay nakabaon na sa lupa. Makikita rin natin dito sa unahan ay meron itong mga cutted stone na ginawang alignment din. So proceed tayo sa target nitong arrowhead na ito dito sa isang malaking bato. So ayan, makikita natin dito mga katits na meron itong napagagandang abstract. Okay, dito sa portion na ito ay meron na tayong prospective spot. Ito ay may malaking open kanji abstract. Dito tayo mag-i-enter. At dito naman sa kabilang side, makikita natin itong napakagandang markers na nakaukit sa isang bato. Itong bato na ito ay mayroon itong hugis na paa at mayroon itong shallow hole at malalim na hole sa isang bato. So ayan, makikita natin dito mga katigits na mayroon itong hugis paa, malaking paa. At sa dulo nito ay mayroon itong engraved shallow hole na mayroon pang malalim na hole na nagpapahiwatig ng C at dot. Na ang ibig sabihin naman nito ay malapit lang ang spot dito sa malaking bato. Dito naman sa likod nito sir ay may napansin akong malaking arrow. Direksyon nito ay papunta sa baba. So naka-arrowhead. So ang prospective spot natin ay nasa harap lang. Mga 3 feet distance galing dyan sa may malaking bato na may hole. Check natin sa ilalim. Tisdig tayo kung mayroon tayong makikitang markers na nagpapatunay na legit yung markers sa ibabaw. So ayan mga katits. Okay mga katits, mahalagang tandaan na ito ay initial decoding lamang. Maaaring magbabago ito sa actual na remapping. Okay, that's it for GMD Compass. Hanggang dito na lang mga katits. Maraming salamat sa inyong panonood. Pa-subscribe na rin po para lagi kayong updated sa mga bagong video.